Mapagpalang araw ng Huwebes, mga kapatid. Dakilain natin ang Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin na walang hanggan. Nakapagdudulot ng kakaibang kaligayahan kung kausap mo ang taong mahalaga sa buhay mo, lalo't gusto mo pang mapalapit sa kanya. Marahil ito ang karanasan ni Nicodemo sa pakikipag-usap kay Jesus. Ako po si Sister Amelyn Paglinawan ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang buksan ang puso at diwa sa mabuting balita ngayon. Sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Nakaliigid sa lahat ang humaparito mula sa taas. Makalupa naman ang mula sa lupa, at makalupa rin ang puso niya. Nakaliigid sa lahat ang humaparito mula sa lahat. Pinatototohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit wala ngang tumatanggap sa kanyang patotoo. Pinagtibay naman ng tumanggap sa patotoo niya na totoo mismo ang Diyos. Binibigkas nga ng sinugo ng Diyos at ng Espiritu. Mahal nga ng Ama ang anak, at ipinagkatiwala ang tanang mga bagay sa kanya. May buhay magpakailanman ang naniniwala sa anak. Ang hindi naman sumusunod sa anak ay hindi makakakita sa buhay, kundi ang galit ng Diyos ang sasakanya." Upang masabing credible at totoo ang impormasyong sinasabi mo, sa hukuman kinakailangan mo ng testimony ng isang witness. Kung wala ka nito, masasabing tila isang katangisip o bula lamang ang pahayag mo. Sa kabilang banda naman, ang masaklap, kahit na may testigo ka na at totoo ang sinasabi, hindi pa rin tanggap ng kabilang panig, sapagkat para sa kanila, sila lamang ang may hawak ng katotohanan. Sarado ang kanilang pag-iisip at pangunawa. Sa Ebanghelyo, si Jesus ang patotoo, ang testigo ng Diyos. Kapag tinatanggap mo si Jesus, ito'y patunay na ang Diyos ay mapapagkatiwalaan. Sa makatwid, ang sinumang naniniwala kay Jesus ay dapat mamuhay sa katotohanan at tupdin ang kautusan ng Diyos. Ito'y upang masabing nating tayo'y mga buhay na patotoo para sa Diyos at sa kanyang dakilang pagmamahal at pagkalinga sa atin. Bilang mga Kristiyano, upang maging credible na patotoo tayo sa Diyos, inihimok tayo ngayon ng Panginoong Jesus na umiral tayo sa tama at wasto, at huwag hayaang maghari sa atin ang salungat na pamumuhay. Magkagayon, mapapasa atin ang walang hanggang buhay. Ngunit kapag nagmatigas tayo at nagpatuloy na umiral ng salungat na pamumuhay, mararanasan natin ang negatibong epekto, ang malayo sa grasya ng Diyos. Mga kapanalig, ako po si Father Brian Tayag ng Society of St. Paul. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon, maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share at pag-tag ng videong ito. Sa inyong mga prayer intentions, reactions o comments, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH. Para sa inyo na masugid naming followers at sa mga labis na naapektuhan ng pandemya, sa mga may sakit ng COVID at ng may iba pang karamdaman, kasama rin ang mga frontliners at backliners, asahan po ninyo na kaisa ninyo kami sa pagdarasal ng iyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Sama-sama nating ipagdasal na tayo'y magkaisa bilang isang sambayan ng Pilipino na dumudulog sa iisang Ama. Muli po, ako ang inyong kapanalig, Sister Amelyn Paglinawan ng Daughters of St. Paul, na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang. Magalak tayo sa Diyos na muling nabuhay. Wagas niyang pag-ibig, naghahatid ng bagong buhay. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, patid mo ang kalooban ng bawat tao, ang mga problema ng aming bansa at ang mga sanhi nito, at alam mo ang pananabik ng aming mga puso. Panginoon, sa darating na halalan,
Tulungan mo kaming alamin at suriin ang track record at kwalipikasyon ng mga kandidato. Bigyan kami ng liwanag na maihalal ang mga tamang lingkod bayan na tutugon sa mga problemang pambansa at naway mag-anyaya sila ng pangkalahatang pakikilahok sa proseso. Panginoon, sa harap ng mga nangyayaring anomalya sa halalan, tulad ng pagbili ng boto at paggamit ng pondo ng pamahalaan para mangampanya, bigyan kami ng lakas ng loob na magsalita ng katotohanan at kumilos ng naaayon bilang mga matuwid na mamamayan at tapat na mga Kristiyano, upang maipakita namin sa salita at gawa ang pananampalataya ng 500 taon na ipinagkaloob mo sa aming bansa. Amen.